What's up, Makarenas? Welcome or welcome back to my YouTube channel. It's me again, KM. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I welcome and don't forget to subscribe. So for today's video, ay mag-share ako ng 25 facts about me habang kumakain ng samgyup set and chicken wings from Puck and Snuff. This was given by my friend Gino Madriaga, the owner of Puck and Snuff. And for inquiries or kung gusto nyo man po mag-order, pwede po kayo mag-direct sa FB page po nila. I-flash ko na lang sa screen and they accept payment through GCash, BDO, Paymaya and pwede din po na cash on delivery. Then when it comes to delivery, they deliver via Grab, Lalamove and Mr. Speedy. And then so let's go to the bento box. This bento box contains What's this? Japchae, kimchi, jamjajorim, lettuce, samjang, and cheese. So for the flavor, you can choose between 4 flavors. Gochujang, bulgogi, honey lemon, and soy garlic. So pwede po kayong pumili between pork and beef. For the pork, it's 160 pesos. And for the beef, it's 175 pesos. And meron din tayong chicken wings, my favorite. So for the chicken wings, meron silang 4 flavors available. Meron po silang buffalo, teriyaki, sweet sour sauce, which is the Korean style, and the garlic parmesan. For the chicken wings also, meron silang, pwede kayong bumili or pumili kung gusto nyo 6 pieces, it's 90 pesos. And for 8 pieces, it's 130 pesos. And for the 12 pieces, it's 170 pesos. So just message Gino Madriaga sa Facebook page nila. I-flash ko na lang ulit sa screen. So let's go to 25 facts about me. Maliwanag ba? Kasi hininaan ko yung ano, yung ring light kasi parang hindi na makita yung mukha ko, parang kukunin na ako ni Lord. So sana nakikita niyo ako ng maayos. So let's go. First is, ang whole name ko po is Karen May Aklan Barte. Sa mga hindi po nakakaalam, Aklan po yung middle name ko. And second, ang birthday ko pa is December 11, 1997. So, I'm 22 years old now. Pwede bang kain muna tayo, guys? Para saan yung kutsara ko kung nagkakamay lapis? So, Third, I graduated as Bachelor of Science major in Tourism Management at the University of Batangas. Undeniably, the best! Hindi man halata na tourism kasi maliit lang ako. Pero guys, kapag naging tourism student ka, madaming opportunities na naghihintay sa'yo kasi hindi lang sa aeroplano yung pwede mo maging work. Sobrang daming pwede mo maging trabaho kapag naging tourism student ka. So, kung hindi halata, or kung bungol ako, guys, ang ingay na naman ng mga sasakyan. So, kung hindi man halata, Dean's Lister po ako nung college from second year to fourth year, and nung elementary and high school, nakakasali din po ako sa honor students. Student. Ano ba dapat? Students? So, honor student po ako no elementary to high school. Then, 5th, sumasali po ako sa tour guiding, local and international competition. So, inilalaban po ako sa iba't ibang schools here in the Philippines.
And dahil nga po national competitions, minsan nasa 23 schools yung naglalaban-laban and nanalo po ako, guys. Yes, nanalo po ako, pero muntikan lang. Kasi nung time na yon, top 3 lang yung ano yung ina-awardan and pang top 5 lang ako. Kasi naman yung dalawang school, na-late sila nang dating. Kung hindi sila, tapos nakasama pa sila sa top 3. Pero kung hindi sila nakadating, kasali din ako sa top 3. Pero syempre, consideration na din, kasi nga galing sila sa ibang lugar, pinagbigyan namin sila. And, 6. Sumali na din po ako sa pageant. Guys, I'm really not into pageant. Never kong nakita yung sarili ko na sasala ako sa pageant. Kasi hindi naman ako ganun. Tapos, that time, ang plano ko talaga, ako yung magme-makeup sa kaklase ko nakasali. Kasi siya yung magre-represent sa section namin. Pero yung host namin, ayaw niya pumayag na hindi sakong 15 yung students na maglalaban-laban. Eh, 14 lang sila, kulang lang isa. Tapos nakita niya ako, sabi niya sa akin, sumali na daw ako kasi nga daw. Alam niya naman na tourism student din daw ako. Tinawagan niya yung teacher ko. Tinausap ako ng teacher ko. Pinilit ako sumali, wala na din akong nagawa. Kaya napasali talaga ako. Ayun. And eto pa yung sobrang unexpected. Kasi nga sobrang madaming matatangkad, sobrang dami makikinis, magaganda. Nanalo po ako ng first runner-up. Hindi ko alam ko bakit. So, 7. Sumasayaw din po ako. Marunong din naman akong sumayaw. Palagi nala espageti yung sinasayaw ko sa mga vlog ko. Baka naman may magpapadeliver sa akin yung espageti dyan. So, ayun, sumasali talaga ako sa dance competition. Simula pa nung elementary, sobrang active ko na sa mga dance competition. And then, yung recent na nasalihan ko na dance competition is cheer dance. That time, third year ata ako nun, or fourth year. Basta maalin din sa dalawa. Isa po ako sa mga flyer. Pero siguro kung ngayon ako sasali, siguro lifter na din ako kasi hindi nila ako mabubuhat. So, sobrang bigat ko ngayon. And then, 8. Marunong din po akong umarte. Kumain ka na ba? Kasi ako, hindi pa. Talagang sa pagkain eh. Ayun. Dito talaga sa, ayun nga, sumali ako sa theater group. And then, yung pangalan ng group namin is TDS or Tanghalan 25. Dito ko talaga nalabas yung mga kalokahan ko. So, pang 9, nag-OJT po ako sa AirAsia and sa Novotel International Hotel in Thailand. So, dun sa AirAsia, sobrang dami kong na-experience, guys. Na-experience ko on how to operate kiosk machine and how to check in the guest using their system, yung sa AirAsia na system. Then, naka-duty na din po ako sa departure area, sa cargo. And then, ang pinaka-gusto ko sa AirAsia is no, inalaw nila kami na mag-welcome ng passengers sa aeroplano. Pero, kapag time na ng board or onboard, pinapababa nila kami kasi hindi pwede ang OJT sumama sa flight kasi wala po kami permit. So, yun, sobrang saya. And then, place I visited. Guys, may paper ako dito kasi para wala akong makalimutan. So, ayun. Places I visited is Ilocos, Palawan, Malaysia, and Thailand. Bakit na pasama yung Malaysia? Eh, yung Malaysia, connecting flight lang siya papunta sa Thailand. So, parang nasa, ano lang ako nun, nasa airport lang ako. Pero at least, Malaysia din yun. So, sa Thailand, I stayed there for 6 months kasi dun ko ako nag-OJT. So, dun ko na-experience maging front office associate or receptionist, housekeeping, housekeeping, bartender, and
F&B attendant, and also yung mga work sa office, itinuro din nila sa amin. Then, nag-OJT din pala ako sa Palawan. Yes, sa Palawan. Doon ko po na-experience mag-work sa travel agency. And, binigyan nila ako ng chance na itour ko yung isang guest na Korean. Couple sila. Itinuro ko sila. So, tapos alam ng manager doon na inilalaban ako sa national competition. So, binigyan niya ako ng chance na itour yung mga guest namin. And then, ang sports ko po, pang number 11, na facts about me ay ang sports ko po ay volleyball. So, sumasali ako sa competition sa schools, and then minsan kapag sa barangay namin may labanan ng volleyball, sumasali din po ako. Then, 5 language po yung kaya kong magsalita ng 5 language: Tagalog, English, French, Nihongo, and Thai language. Ay, mayroon yung chicken na to. May halong tamis ang hang. Saka, hindi sa tinipid, kasi hindi, unlike dun sa mga ibang restaurant, na tinitipid nila yung mga chicken wings, yung mga chicken. Ito hindi. Sobrang laki na, oh. Parang bumili ka na ng 1 plus chicken sa Jollibee. Hindi kayo magsisisi, sobrang mura. So, pang 13 is, I work as front office associate sa Jade Hotel and Suites here in Makati. And this is my first job. And nung natanggap ako sa work na to, hindi pa ako nakaka-graduate nun. So, parang graduating students po ako that time. And then, pang 14 ko is, I really love photo shoots. Yes, again, I'm not kagandahan, pero hindi ko alam, sobrang na-amaze ako kapag, alimbawa, may nag-picture sa akin, tapos kapag chinek ko yung picture, sobrang ganda. Hindi dahil sa akin, kundi dahil ang ganda ng pagkakakuha. Kaya, yun, gusto ko talaga yung parang nagpo-post ka, ganyan. Pero sobrang awkward kapag ganun, kasi hindi talaga ako magaling umanggali. Kumbaga, yung photographer talaga yung magaling sa part na yun. Pero, kung may nanonood na photographer, Bikinimin! Ako nang bahala sa'yo, ikaw ang bahala sa akin. Then, pang 15 ko, sa mga hindi po nakakaalam, sumali po ako sa PBB. Nag-audition po ako sa PBB. And then, that time, pinapasok kami sa isang room na 20 katao. And then, sinabi ng boyfriend ko, kasama ko din siya na nag-audition kami sa PBB. Then, sabi sa akin ng boyfriend ko, tsaka ng kapatid ko, sa'yo tingin ang tingin yung ano, yung parang judge, ganon. Pero at the end, hindi naman ako pinili. May mga ganong tao talaga. Parang bibigyan ka ng mali siya, and at the same time, pinaasa ka lang. And then, pang 16, I'm in a relationship with Lawrence Ray Barza Rivera, and to you, my future kaaway kapag ginagabi ng uwi sa bahay. Joke lang. To you, love, hindi, love, thank you so much for everything, and thank you so much for your unconditional and unending love. I miss you. Ang liwanag na naman, parang kukunin ni Lord, nakakainis. Dito, sige dito. Ayan.
pang 17 ay I'm not materialistic. Yes. Yun yung palagi ko din sinasabi sa jowa ko. Hindi ako mahilig sa mga flowers, sa mga balloons. Hindi ako mahilig sa ganun. Pero sa mga pagkain, okay lang. Lalo na kung chocolate. Pero ayun nga, hindi talaga ako materialistic na tao. Mas ma-appreciate ko pa kapag bibigyan ako ng mga love letters. Kaya guys, yung mga nagsasend sa akin ng mga message, ng mga long message, ng mga long sweet messages, sobrang na-appreciate ko kayo. Kayong alam mo yun, kapag malungkot ako, kayo nakakapag-motivate sa akin and nakakapag-happy sa akin. Kaya sobrang ko talaga ma-appreciate yung mga love letters. Kasi ayun nga, kapag malungkot ako, binabalik-balikan ko lang yun para maging masaya ulit ako. And then, 18. Takot ako sa sisiw. Nung bata ako, hindi naman ako takot sa sisiw nung bata ako. Kapag, di ba, sa fiestahan, may mga lumalabas-labas na mga sisiw or may binibenta na sisiw, may mga colorful sisiw. Nung time na yun, nung bata pa ako, humahawak pa din talaga ako sa sisiw. Hanggang sa may isang fiestahan na napuntahan, and then yung nabili kong sisiw is sobrang payat. Yung parang pakiramdam ko sa kamay ko namatay yung sisiw. Kaya that time, sobrang na-trauma talaga ako. And then, napahagis ko yung sisiw na hindi ko sinasadya. Pero, and guys, nag-drift pala kami dati ng jowa ko dahil sa sisiw. Kasi hindi siya maniwala na takot ako sa sisiw. Tapos nung may time na fiesta, nilagay niya yung sisiw sa likod ko. And then, oh my God, hindi naman sa sobrang maarte. Pero lahat naman tayo may kinakatakutan. Sisiw lang talaga yung kinakatakutan ko. And yung time na yun, nakatuck-in pa naman ako. Ang hirap tagalin ng sisiw. Iyak na talaga ako. Hindi ko talaga siya pinansin. Kaya kong hawakan yung ahas. Pero yung sisiw, no. Never. And 19. Family-oriented po akong tao. Palagi kong nilalagay sa center yung family ko. Before anything, before anyone, sila talaga, walang makakapantay sa kanila. And 20, pang 20, place I want to visit. First is Paris. Gusto ko talagang mapuntahan ang Eiffel Tower. Then kapag narating ko na yung Eiffel Tower, pwede na umuwi dito sa Pilipinas. Kahit ano yun, kahit magpapicture lang ako na isang beses, pwede na akong umuwi. Pero sa ngayon hanggang shopwise pa lang yung kaya kong marating. So, pang 21 is mahilig po ako sa coffee. As in, coffee addict na talaga ako. Yung parang hindi kompleto yung araw ko kapag hindi ako nagkape. Yung coffee na talaga yung energizer ko. Parang hindi ako happy kapag walang kape. Not happy without kape. And pati sa Chucky na din, kahit 22 years old na ako, ang hilig ko talaga magpapak ng Chucky. For real, talaga. And then, 22, practical akong tao. Hindi ako yung klase ng tao na palabili ng branded. Pero I'm not against sa mga branded na products. What I'm trying to say is, ako kasi yung tipo ng tao na kapag may gusto, kailangan kong pag-ipunan, kailangan kong paghirapan. Kaya kapag meron ako, hindi ako bibili ng mga mamahalin. Siguro bibilihin ko yung mga bagay na mura lang at alam kong mapapakinabangan ko. Ganon. Pero siguro soon, kapag meron na, why not? And 23, ang celebrity crush ko ay si Daniel Padilla. Oh my God, sobrang... Shit. Bakit may pagdila? Ayun talaga, sobrang patay na patay talaga ako kay Daniel Padilla. As in, nung first time ko siyang makita sa personal, dumaan siya sa harapan ko, guys. Ito lang. Nung sa harap ko siya dumaan kasi may mall show siya nung time na yon. And elementary pa lang ako that time. Wala pa akong cellphone, kaya wala akong picture kay Daniel Padilla. Kaya Daniel Padilla, kung nasan ka man, nandito lang ako sa Makati. And then, 24, mapagbigay ko akong tao. Walang halong etches, walang halong yabang, guys. Mapagbigay talaga akong tao, guys. Kasi alam ko yung pakiramdam ng walang wala. Kaya kapag meron ako, kung sino yung nangakailangan, kahit, alam mo yun, yung kahit konti lang, makatulong lang ako. Kasi mas maganda talaga yung nakakatulong kasi ikaw yung tutulungan. Baka mapaiyak na naman ako basta. Ang advice ko lang, huwag tayong madamo. Then last, 25. Hindi ako nakakatulong kapag hindi ako nagdadasal. Pero, it's okay. Ang hangin sarap. Pero hindi ko naman sinasabi na saka lang ako nagdadasal kapag matutulog. Hindi naman, syempre. Pagising ko pa lang sa umaga, magdadasal na kaagad ako. Pero alam mo yun, iba pa rin talaga, hindi ko alam ako lang ha. Pero iba pa rin talaga yung sarap ng tulog kapag natulog ka na nagdasal ka. So ayun guys, ayun lang yung 25 facts about me. Hindi ko na sinama yung mata ko. Ako mahilig ako kumain kasi
Halata naman yun. Ang hirap kasi kumain kanina nung nagsasalita ako, so imumukbang ko na lang to. Ayun guys, sana nag-enjoy po kayo. And kung gusto niyo pong umorder nitong samgyeopsal set and chicken wings, just message Gino Madriaga sa Facebook page po nila. And isa-shoutout ko lang po sina Jessamine Mayaw, Mark Melo Perez, Jude Eugene Faraon, Micaela Guevara Perez, Arian Godoy, Jacqueline Cometa, Joyce Reyes, Crystal Melheron, Arlene Salimbot, and Jonabel Barro. Hi guys! Thank you so much for always watching my videos. Don't forget to like, share, and comment down below for your suggestions or kung may gusto po kayo ipagawa sa akin. And don't forget to subscribe and click the bell button para palagi kayo updated. Para palagi kayo updated sa ipopost kong video. Bye! Thank you so much for watching!